ay sabay ng papuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang pinanuluklukan. Dininig aming panamitan habang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananamig. Bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay ng pupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ay nagpupuri sabay-sabay ng pupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mo na mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami ay maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos
ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa Kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatayay, hinahangot tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Magsitayo po ang lahat. Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman gawa ng masamang espiritu na nasa kanya. Siya ay hukot na hindi na makaunat.
Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamakala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamakinga. Kaya sinabi niya sa mga tao, may anim na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na yan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamakinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamakinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya ay kalagang kahit na araw ng pamamakinga? Napahiya ang lakat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa mga Hudyo, sa araw ng Sabat o pamamakinga, dapat magsamba sa Diyos at magpahinga. Yan ang tungkulin ng mga Hudyo sa araw ng Sabat, sa araw ng pamamahinga. At huwag magtrabaho. Bakit nang makita ng mga Pariseo, mga eskriba, si Jesus nagpapagaling ng tao sa araw ng pamamakinga, bakit sila nagalit? Sapagkat sa kanila, ang pagpapagaling ng isang may sakit, isang mabigat na trabaho yan. Sa makatuwid, iwasan
Huwag magpagaling ng sinumang may sakit sa araw ng Sabat, sa araw ng pamamahinga. Kaya nung nakita nila si Jesus nagpapagaling, galit na galit sila. Sinusuway daw ni Jesus ang batas tungkol sa pamamahinga. Bakit naman ang ating Panginoon nagpagaling sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat? Sapagkat sa ating Panginoong Jesus, sa araw ng Sabat, sa atin, sa araw ng Linggo, dapat magsamba sa Diyos. Dapat magpahinga, huwag gumawa ng mabigat. At ikatlo, napaka-importante ito sa ating Panginoon sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabado o sa araw ng Linggo sa atin. Dapat magkawanggawa lagi. Laging tumulong sa mga nangangailangan. Dapat itong tatlo ang ating tungkulin sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Linggo, at sa Panginoon. Napakamahalaga ang pagtulong, pagkakawanggawa sa mga nangangailangan. Kaya sa ating Panginoon, kahit ang pagpapagaling ng may sakit, mabigat na trabaho o magaang man, tungkulin natin sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo, sa araw ng pamamahinga, na magpagaling ng mga may sakit. Kaya si Jesus nagpagaling ng isang may sakit. Ano ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo? Sa araw ng pamamahinga, sa ating mga Kristiyano at Katoliko, sa araw ng Linggo, tatlo ang ating mabigat na tungkulin. Sumamba sa Diyos, magpahinga, huwag gumawa ng mabigat, at huwag natin kalimutan, sa araw ng Linggo, dapat tayong magkawanggawa, magmalasakit sa iba, tumulong sa mga nangangailangan, mag-alay kapwa. Kalimutan natin ang ating sarili. Isipin natin ang kapakanan ng iba. Yan ang ibig ipamulat sa atin ng ating Panginoong Jesus na tungkulin natin sa araw ng Linggo. Kung sa araw ng Linggo, iniiwasan natin magkawanggawa, may isang tungkulin tayo sa araw ng Linggo na hindi natin ginagampanan. Dapat sa araw ng Linggo, to make the Lord's Day holy, magmahal tayo ng kapwa. Magmalasakit tayo sa ating mga kapwang nangangailangan.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, higit natin nauunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mula sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Ang ating tugon, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at iyong may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao naway mabuhay magpakailanman sa Diyos, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mga mapagpakumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang
makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo po ang mga alay na aming iniaakin sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo.
naman. Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang
nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambakin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kakarian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtan na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat nang makapangyari kang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati